Sir, inanunsyo po ng BFAR ang lumabas na lab test result kung saan nagpositibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga nakolektang shellfish sa anim na area sa bansa. Ano-ano po ang mga areas na ito? Yes, sir. Base nga po sa pinakahuling shellfish bulletin, bulletin number 10, dated May 27, 2022, na inilabas po ng DABFAR, positibo po sa red tide o tinatawag nating paralytic shellfish poison ang mga shellfish gaya ng tahong at alaba, gayon din po ang alamang mula sa mga sumusunod na lugar. Ang coastal waters po ng Bulinaw sa Pangasinan, ang coastal waters po ng Milagros sa Masbate, coastal waters po ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, Litalit Bay San Benito sa Surigao del Norte, at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Ang lahat po ng nabanggit ng lugar ay positibo sa red tide at lahat na po ng uri ng shellfish tulad po ng tahong, talabaga, yun din po itong alamang mula sa mga katubigang ito ay hindi ligtas kainin dahil po ito ay nakalalason. Ligtas pa rin naman pong kainin ng mga isda gaya ng galunggong, pusit, hipon at alimasag. Tiyakin lamang po na ang mga ito ay sariwa, nilinis ng maayos, tinanggalan ng lamang loob bago po sila lutuin. Okay, sir, para ma-refresh po ang kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang masamang dulot nitong red tide o paralytic shellfish poison sa mga lamang dagat at tao? Paano po ba malalaman ko ang shellfish o lamang dagat ay may red tide? Yes, doon po sa epekto nito sa lamang dagat, lalo na po dito sa shellfish, hindi po sila actually nakakaapekto. Kaya lang, nakakaapekto po sila pag kinainan ng tao. So, yung lamang dagat mismo, hindi sila namamatay, lalo na itong mga shellfish. Pero pag ang mga shellfish na ito ay nakainan ng tao, doon po tayo magkakaproblema. Kasi, ayun nga po, meron po itong tinatawag na paralytic shellfish poison. So, from the term itself, paralytic shellfish poison, ang tao po na nakakain ng shellfish na may red tide na tinatawag natin, ay nagkakaroon ng pagkaparalisa sa kanyang pangangatawan. Nagsisimula po ito sa pagkamanhid ng kanyang mukha, pananakit ng ulo. So yun po yung mga sinyales na mayroon po siyang nakain na shellfish na may lason.